Oh, so ito guys, gusto ko lang i-report sa inyo sa dami ng mga sinabing magaganda ni Isko Moreno kanina doon sa KBP Town Hall interview. Itong dalawang news na ito ang pinili ng Inquirer at ng ABS-CBN na ilabas sa kanilang mga Facebook pages. Kaya ang daming magagandang sinabi ni Yorme kanina, yung kanyang plano sa war on drugs, sa Navy, papalakasin, yung kanyang plano sa build, tas sa mga hospital, sa healthcare, ang daming magandang sinabi kanina ni Yorme, pero dito pa hinighlight ng mainstream media yung kanilang mga news. Eh yung dalawang issue na yan, natakel na yan sa Jessica Soho pa, doon pa lang, pero yun pa rin ang pilit nilang binabato at pilit nilang pinapansin sira dito kay Yorme Isko, di ba? So I think that's a little unfair. Pero tayo naman, naharap naman tayo sa lahat at sasagutin naman natin yung mga tanong na yan kahit ilang beses nila itanong. At si Yorme, walang inaatrasan, buong tapang na hinarap yung mga questions. Eh yan lang naman ang naibabato nila sa kanya, di ba? And like I said, yung palipat-lipat ng partido, hindi nila tinatanong kay Pacquiao. Si Pacquiao, 7 partido ang nasalihan ni Pacquiao, di ba? Si Yorme sa LGU, alam naman natin ang sitwasyon sa LGU. Ngayon, example, nasa Quezon City ako. O sa Quezon City, kung nasan yung presidente, doon lilipat yung mga politiko. Ganun kasi ang lakaran sa LGU eh. Yun ang hindi binibigyan ng konteksto nitong mga news report na to pagdating sa sitwasyon ng mga partido sa bansa natin. Okay? So sa akin lang, eh nung sa doon sa round 2 ni VP Lenny, parang ang dadali ng mga tanong sa kanya, walang mga controversial na issue, puro tungkol sa trabaho niya, ganun. Basta mabababaw na mga tanong. Pero nung pagdating kay Yorme, pagdating kay Ping, doon na yung mga controversial. And inulit lang yung tanong doon sa Jessica. Eh nasagot na niya yan sa Jessica Soho. Nasagot na niya yan kay Boy Abunda. Baka dito kay parating kay Corina, tatanong na naman niya, sagutin na naman, tapos dun na naman magfo-focus yung mainstream media. So sa akin hindi ko alam kung sinasadya o ano, pero doon mo makikita eh na kesa nagfo-focus doon sa mga magandang sinabi, eh hinahanapan ng mga ganyang issue na recycled na. And alam naman natin doon sa dalawang issue na yan, walang ginawang kahit anong illegal si Yorme. Very clear naman tayo dyan. Diba? Yung sa 50 million na campaign funds, nasa legal yan sa batas. Eh gawain nga yan ng mga maraming politiko, hindi nire-report. Yun ang illegal, yun ang bawal. Eh si Yorme, he was very honest doon sa kanyang sagot at doon sa kanyang ginawa. Diba? Eh yun talaga, ganun talaga sa campaign funds eh. Normal po yan. Lahat talaga, ang daming campaign funds na dumarating. Ang tanong lang nga, nire-report ba lahat? Baka dami akong alam, billion nga minsan umaabot o daang milyon inaabot yung mga campaign na nakukuha, diba? Hindi naman nire-report. And bawal din naman kasi may limit lang din sila ng pwedeng gastusin eh. No, pwedeng gastusin pag mga national posts eh. Si Isko Moreno is very honest lang pagdating sa mga ganyang topic. Okay? O tas pagdating dun sa mga partido, diba? Hindi nilalagyan ng tamang konteksto eh. Nasa Pilipinas, kung nasaan yung presidente, nandun yung mga LGU. Talagang palipat-lipat. And hindi nila sinasama, never nila sinasama yung fact na si Isko Moreno ay 15 years sa Ascenso Manileño. Hindi ko nakikita yon pag nire-report nila yung tungkol sa issue na yan. Wala silang sinasabi sa ganung konteksto. So I completely disagree doon sa klase ng coverage na binigay doon sa mga issue na yan nitong mga mainstream news outlets. Kaya sila napupulaan, kaya sila natitirang ganyan. And kaya sila napagkakamala na bias. Kasi pagdating nga sa mga ganyan, di ba? Ina-highlight yung mga ano eh, ilang beses na nasagot yan, ilang beses nang na bigyan ng explanation yung sagot na yan, para bang naghahanap ng butas kayo, may wala kasi silang makita. Pero yon, anyway, that's the politics in our country, that's the reality. Yan ang difficulty in dealing with mainstream media. O kay Lenny, ano ang issue na binabato nila? Yung internet connection, yung hindi paghahanda doon sa buong interview. Yun ang binabato nila instead of focusing doon sa mga controversy din sa kampo ni Lenny. Tapos itong si BBM ang doon naman sa Corina. Yun naman ang lumalabas ngayon na nag-Corina instead of dito sa KBP.
Diba? So, sa akin, yung kay Corina, pwede namang iusog yun. So, pero anyway, decision niya yun. Diba? Ayoko naman makialam sa kampanya ng may kampanya. Decision ng campaign nila yun. Para sa akin nga, sila din yung nawalan pag hindi sila kasama dyan. Pero anyway, kanina, si Yormi, ang ganda ng mga sagot. Ang ganda ng mga sagot kanina. Pagdating dun sa reclamation, no, narinig natin yung kanyang opinion tungkol dyan. Yung pagdating sa mga foreign direct investments, maganda din yung kanyang sagot na sinasabi niya na kailangan natin sa ngayon kasi kailangan ng trabaho ng mga Pilipino, and at the same time pag mapasok yan, so mag-a-upgrade din tayo ng technology natin, mag-a-upgrade din tayo ng ating mga industriya, 'di ba, kasabay ng pagpasok ng mga foreign direct investments. So ang dami pa. Tapos doon sa issue ng illegal substance, 'di ba, ano sinabi niya, yung supply ang kailangan nating tutukan. Kasi kahit maganda yung ano mo dito, maganda yung war on illegal substance mo dito sa Pilipinas, kapag nakakapasok naman yung mula sa ibang bansa yung mga substance na yan, 'di ba? Baliwala din, kakalat din. Ako nga, basta ako personal, ang sa akin naman diyan, ang gusto ko talaga, kung sakali na papalarin sa iyo, gusto ko maarmasan talaga yung PDEA. Yung nakakatakot talaga yung PDEA. Ano, yung malalaking high caliber na. Gusto ko na pag nakita mo PDEA, matatakot ka. Nakakatakot kasi may daladalang armas, may daladalang ano, para makapagsabayan din at hindi din tayo basta-basta doon sa mga nagtutulak niyan. So yun doon. Tapos pagdating doon sa illegal gambling, ganda din ng sagot ni Yormi na with or without government approval, mangyayari yung mga yan. So might as well i-regulate na lang, gawin na lang ng maayos, wag payagan na magamit ng minors, di ba? And ang nangyayari kasi nagkakaroon ng underground economy dahil diyan eh, pag hindi mo nililegal eh. And nagkakasa, ang dami patuloy ilagay-lagay, ang dami patuloy illegal na. So might as well ilagay sa legal yan, pero gawing responsable. So yun yung stand ni Yormi doon. So ako, sa akin, very okay din yun. So sa mga sagot niya kanina, approve ako. Tapos doon sa hospital, ang ganda din. Yung kanyang, sinabi niya, 17 regional hospitals, parang hospital ng Maynila. Yun ang kanyang pangako. Nakita niya sa Maynila, kayang-kaya sa budget eh. Paano pa kaya pag national, diba? So gagawin din niya yun. I think ang maganda din yung sa mga islands eh. Kasi yun yung tanong kanina, I think taga sa Mimaropa, mga isa-isa. Maganda siguro magkaroon din ng maayos na ospital bawat isla, para hindi na sila tatalo ng isla, di ba? So I think importante din na maalagaan natin yung kalusugan ng mga nasa islands natin. So I think mas maganda mabigyan ng focus. I think kay Dr. Willie Ong, itatakal ko yon. Maganda tutukan din namin na una-una, parang exact basis na ditong lugar, ditong isla, kasi yun ang problema eh. Mahirap i-transport pag merong pagitan na tubig. So yun, yun po yung opinion ko dun sa mga nangyari kanina, sa mga sagot nila yung Isko kanina. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.